Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa'yo. Ang ating aralin ay Music 1. Tayo ay nasa Quarter 2, Week 2. Ang ating pag-aaralan ay Payak na Hulwarang Panghimig. Pasasalamat po sa bumubuo ng Pivot 4A Learner's Material na ginagamit nating gabay sa ating aralin. Salamat din po sa Canva for Education para sa mga illustrations na ating ginagamit sa ating mga presentations. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makaaawit ka ng simpleng hulwarang panghimig na binubuo ng so, mi, mi, so, mi, re, do. Sa tulong ng kasama sa bahay, maaawit mo ang Rain, Rain, Go Away. Awitin ito ng 3 beses o hanggang mahasa ka sa pagkanta ng Rain, Rain, Go Away. Yan, awitin niya natin. Rain, rain, go away, come again another day, little children want to play, rain, rain, go away. Ulitin natin. Rain, rain, go away, come again another day, little children want to play, rain, rain, go away. Okay, ngayon naman sabayan nyo nga ako ng malakas. Huwag kalilimutang magpa-video kay nanay, kay tatay o kung sinong kasama nyo sa bahay para ma-send ito sa inyong guro. Okay, sabay-sabay tayo. Rain, rain, go away, come again another day, little children want to play, rain, rain, go away. Mapapansin nyo yung chuchu wants, pinalitan natin ng children want. Okay? Ayan, sana nakasabay kayo sa akin ha. Ngayon naman lagyan natin ng hulwarang panghimi. Kaya meron tayong so, mi, so, so, mi, so, so, mi, mi, so, so, mi, so, so, mi, mi, so, so, mi, so, mi, so, so, mi. Ayan. Mapapansin nyo noong nakaraang aralin na yung so ay nasa taas, yung mi naman ay nasa baba. So, ibig sabihin, ang so ay may mataas na tono at ang mi ay may mababang tono. Okay? Nakatapat ito sa bawat nota ha, kaya hindi kayo maliligaw. Okay, awitin natin ng mayroong hulwarang panghimig. So, mi, so, so, mi, so, so, mi, mi, so, so, mi, so, so, mi, mi, so, so, mi, so, mi, so, so, mi. Ayan. So, kagaya rin yan ng pag-awit natin, no? Rain, rain, go away, come again another day, little children want to play, rain, rain, go away. Okay. Sana ay nakasabay kayo, kids. Huwag mag-alala kung medyo naiwan, maaari niyong balikan ang ating video lesson. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, pagkatapos awitin ng paulit-ulit ang Rain, Rain, Go Away, awitin naman ito gamit ang sofa silaba na so mi. Kung paano binigkas o inawit ang mga titig sa Rain, Rain, Go Away ay gayon din ang tono at pagbigkas ng so mi. So kids, yun na yung ginawa natin kanina. Sa tulong ng iyong kasama sa bahay, palagyan ng check ang column bilang pagsukat sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit ng simpleng hulwarang panghimig. Ayan. So ito na yung ating rubrics ano? Sa unang hanay, mayroon tayong pamantayan. Naawit mo ba ng may wastong tono ang hulwarang himig na so, mi, mi, so, do, mi, so? Ayan. Ito ba ay mahusay mo bang naawit? Maayos mo bang naawit? O kailangan pa ng pag-unlad? Naipadama ba ang damdamin ng awit? Ayan. So naawit mo ba ito ng may damdamin?
Naawit mo ba ito ng mahusay? So, lagyan ng check. Kung maayos, check. At kung kailangan pa ng pag-unlad. Okay, alam kong kayang-kaya nyo itong kantahin ng mahusay. Kaya naman, nilagyan ko na ng check ang mahusay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, awitin naman ang Are You Sleeping sa ng tatlong beses o higit pa hanggang mahasa ka sa pag-awit nito. Humingi muli ng tulong sa kasama sa bahay gamit ang rubric sa ibaba, palagyan ng check ang kolom bilang pagsukat sa ipinakitang kakayanan sa pag-awit ng simpleng hulwarang panghimig. Okay, so makikita natin meron na ditong simpleng panghulwarang himig. No, and are you sleeping? Okay, sundan nyo yung aking laser. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Awitin pa nga natin, isa pa ha, sa lyrics ni muna nito. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Okay, gamit naman ang panghimig na nakikita natin sa taas. Ayan. Do, re, mi, do, re, mi, do. Fa, so, mi, fa, so. Sol, la, so, fa, mi, do. Sol, la, so, fa, mi, do. Do, so, do. Do, so, do. Okay, isa pa nga. Huwag kalilimutang magpa-video sa kasama nyo sa bahay para ma-send mo kay teacher. Okay, let us sing once more. Okay, kung gusto nyo naman, kids, pwede nyo din tong i-upload sa inyong FB account o sa FB ni nanay o ni tatay. At siguraduhin may pahintulot, no? Lagyan nyo naman ng hashtag Teacher Aileen para makita ko kung sino yung palaging nanonood kay Teacher Aileen. Okay, ready? Do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, fa, so. Sol, la, so, fa, mi, do. Sol, la, so, fa, mi, do. Do, so, do. Do, so, do. Okay, great job! Okay, awitin naman ulit natin. Ito naman yung lyrics ulit. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, dong, ding. Ding, dong, ding. Ayan. Okay, narito ulit ang ating rubrics. Sa una ay ang pamantayan. Nasunod ba ng wasto ang ritmo sa pag-awit? Lagyan ng check ang mahusay. Kung mahusay mo itong naawit, kung maayos mo itong naawit, maayos ang tsetsikan. At kung kailangan pa ng pag-unlad, tsekan ang kailangan ng pag-unlad. Kalawa, naipakita mo ba ang kasiyahan sa pag-awit? Ayan, masaya ka ba habang inaawit mo ito? Lagyan ng check ang mahusay. Kung mahusay mo itong naipakita at maayos, kung maayos at kailangan pa ng pag-unlad, yun naman ang iyon, che-checkan. Okay, kaya naman, ako kids, alam ko at tiwala ako na kayang-kaya niyo itong kantahin ng buong husay. Kaya ang chinikan ko na ay mahusay. Ayan, para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, gamit ang score ng Are You Sleeping sa ibaba, isulat ang sofa silaba sa ilalim ng mga titik ng awit. Ayan, tayo naman ang maglalagay ng sofa silaba. Gawing gabay ang halimbawa sa una hanggang ika-apat na bilang. Okay, gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang ating gabay mga bata. Mapapansin natin nakalagay do, re, mi, fa, sol, la. Kailangan ito anak ay small letters lang. Yan, kaya tinakpan ko, yan, palitan natin ang small letters. Tandaan natin yan na kailangan ito ay nasa maliit na titik lamang. Okay, so meron tayo dito makikita mga espasyo. Ito yan, sa dalawa, tatlo, apat. Yan, lagyan natin ng bilang para madali kayong makatingin, ano, mamaya pag gagamitin na natin itong sofa silaba na ito. Meron tayong spaces, meron din tayong, ayan, may mga linya, no? Ayan, so dyan ay may number ulit tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Nakita yung limguhit na yan, yung limang guhit, yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, dyan tayo titingin. Una, yung do, ayan, nakita nyo meron siyang ledger.
Ayan, so do, re, mi. Ayan, so para po sa mga expert sa music, pagpasensyahan na po ang nakakayanan ni Teacher Arlene dahil hindi ko po major ang music. Ayan, I am just trying hard po para maituro ito sa bata. Kung may konti po kayong correction, maaari nyo pong paki-comment sa ating comment section at malaking tulong po ito sa akin. Ayan. So, ulitin natin, meron tayong do, re, mi, fa, sol, la. Makikita natin yung do, wala pa siya sa guhit, di ba? Okay, nasa ilalim pa siya ng limguhit. Yung re, nasa ilalim pa rin, pero mas mataas siya sa do. Kaya naman, mas mataas ang kanyang tono. Do, re, di ba? Okay, yung mi, nasa una na siyang limguhit. Ayan. Do, re, mi. Yung fa, nasa, ayan, makikita nyo sa katapat ng unang space. Ayan, ayan, unang space o unang espasyo natin, one. Ayan, and then yung so, nasa ikalawang limguhit. Yung la, nasa ikalawang space. Ayan, so ito ay pataas ng pataas ang pitch o tono. Tindihan na, ito yung gagamitin nating guide ha, kids. Ayan, kaya inilagay ko siya dito. Okay, ito yung are you sleeping, are you sleeping? Ano kaya ang sofa syllable para dito? Tingnan natin tong una. Ayan, nakikita nyo ba yung laser ni teacher? Ayan, so makikita natin dito sa ating guide. Ito ay, ayan, ito ang ating, ano kaya yan? Yan ang ating do. Ayan, ikalawa, ayun. Okay, nasa ilalim pa rin, pero wala pa rin siya sa limguhit ha. Nandun lang siya sa ilalim ng limguhit. So, ibig sabihin ito ang, ayan, kitang-kita naman, ano, yan, re. Sunod, nasa guhit na, sa unang limguhit. Yan ang ating mi. At, ayun, meron uli siyang ledger line. Ayan, so ito ang, ano uli yon? Do. Ayan. So, ganun din dito. Do. And then, ito, ito siya, diba? Yan ang katumbas niya. Ayan. Re. Okay, ayun uli. Nasa first line. Nasa unang limguhit. And then, ito uli, meron siya uling ledger line. Okay, do, re, mi, do, re, mi, do. Ayan, sige, katayin natin. Are you sleeping? Are you sleeping? Ayan, so ulitin ko ha, kung may correction po kayo, maaari nyo po pakilagay sa ating comment section. Malaking tulong for our improvement of this video. Ayan, so next natin ay, o yung ikalawa naman natin. Ayan pa rin ang ating guide na sofa syllable. Ayan. Okay, makikita natin ito ay, ayan, nasa unang limguhit. Ano yung katapat nun? Ito ay ang mi. Okay, ikalawa naman ay nasa yung unang space. Ayan, makikita natin. Ito ay fa. Okay, and then nasa, ano siya? Sa pangalawang limguhit. Ito ay so. Nasa unang limguhit, mi ang katumbas nito. Nasa unang espasyo, ito ay fa. Ayun, makikita natin. At sunod naman ay nasa ikalawang limguhit. Ayun, katapat nito ay so. Okay? Nakita ba? Nakakasabay ba, kids? Okay, pwede nyo i-pause ha at paulit-ulitin. Okay, ulitin natin. Mi, fa, so, mi, fa, so. Alright? Okay. Okay, pag inawit natin yan, ito ay Brother John, Brother John. Mi, fa, so, mi, fa, so. Ayan, next. Ay, morning bells are ringing, morning bells are ringing. Alright? Okay, number 15, nasa ikalawang limguhit. Asan ang ikalawang limguhit? Ayun, makikita natin dito. Ayan ang limguhit. Katapat nito ay so, okay? So, ulitin ko ha, ito yung magiging gabay nyo anak ha, itong limguhit at itong spaces dito. Okay? Next, number 2. Nasaan siyang space? 1, 2. Nasa pangalawa. Tingnan niya natin anong iisagot. Okay, sige nga. Kayo ang sumagot nitong number 16. Okay, ang sagot mo ba ay la? Mahusay. Ayun o, kitang-kita natin. Nasa pangalawang space. So, dahil dito sa ating limguhit at sa ating spaces, madali nating makikita kung ano ang kanyang sofa syllable.
Okay, next number 17. Ayan, nasa una, ikalawang libuhit. Ano kaya ito? Okay, ito ay... Asa yung pangalawang limguhit? Ayun, katapat ng soap. Okay, next number 18. Ayan, nasa unang espasyo. Kung ang sagot mo ay pa, mahusay. Ang galing, tama. Okay, next number 19. Okay, nasa unang limguhit. Okay, tingnan natin dito. Nakita ba? Sige nga, unahan nyo nga si Teacher Aileen. Ayan, ang sagot niyo ba ay me? Ayan, nasa unang limguhit, mahusay. Tama. Next number. Ayan, number 20. Okay, meron siyang ledger line sa ilalim ng limguhit. Ano kaya ito? Kung ang sagot mo ay do, mahusay. Tama ka. Ang galing naman, no? Palakpakan ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Alright. So, kung nahirapan, pwedeng balikan ang ating video. Okay, right? Yan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, isulat sa ilalim ng mga titik ang sofa silaba uli ng mga nota gamit ang sofa silaba na do, re, mi. Gawing gabay ang halimbawa sa isa hanggang tatlo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay. So, meron ulit tayo ditong guide. Ito, nakita niyo to? Ayan. Do, o, diba, meron ledger line sa ilalim. Okay, sumunod sa ilalim pa rin, pero walang ledger line, ang re. Okay, sa unang limguhit ay mi. Do, re, mi. Ayan. So, ang awit natin ay pandesal. Okay, ito makikita nyo ay naka-capital letters, no? Dapat ito ay small letters lang. Okay? At tingnan natin itong una. Tingnan natin kung tama itong mi. Nasa unang limguhit, tama, mi. Okay, sabagyan natin ng small letter lamang. Okay, next ay, ang number 2 ay re daw, re. Nasa ilalim ng limguhit pero walang ledger line, mahusay ito. Okay, next ay do. Ayun, may ledger line sa ilalim ng limguhit. Kaya ngayon naman tayo magsasagot dito. Nasa unang limguhit. Okay, ibig sabihin ito ay mi. Ayan, next naman ay nasa ilalim ng limguhit pero walang ledger line. Okay, kung ang sagot mo ay re, great job. Next ay may ledger line sa ilalim. Ay, ang bilis nito. Okay, ito ay do. Alright, nakuha ba mga bata? Okay, next natin for number 7, 8, 9, 10. Pare-pares lang yan, napansin nyo ba? Okay, so ito yung ating magiging gabay. Ayan. So yung ating 7, 8, 9, 10 ay pare-parehas lamang ng sagot. So meron tayong nasa ledger line. Ayan, ledger line, pare-parehas, ano? Ayan, so ito ay, ayan, kagaya nakikita natin sa ating gabay, ito ay do. Alright, nakuha ba ang tamang sagot? Mahusay. Okay, awitin natin, kids. Muli, paumanhin kung ang boses ni teacher ay hindi ganun kahusay. Okay? Okay, ready? Pandesal, ready? Sing. Pandesal, pandesal. Masarap kung mainit ang pandesal. Pandesal, pandesal. Masarap kung mainit ang pandesal. Okay, paumanhin muli ha. Hindi ako expert talaga sa music, mga anak. Para sa gawain sa pagkatuto bilang lima, lumikha ng simpleng galaw o kilos para sa awiting Lucy Lackett. Sa tulong ng iyong kasama sa bahay, palagyan ng check ang kolom na naaayon sa iyong kakayahan sa pagsasagawa ng kilos o galaw. Kaya awitin natin ang Lucy Lackett. Lucy Lackett lost her wallet, Kitty Fisher found it. Not a penny was there in it, only ribbon on it. Okay, once more. Lucy Lackett lost her wallet, Kitty Fisher found it. Not a penny was there in it, only ribbon on it. Isa pa nga. Lucy Lackett lost her wallet, Kitty Fisher found it. Not a penny was there in it, only ribbon on it. Okay, once more.
Lucy like it, lost her wallet, Kitty Fisher found it. Not a penny was to read it, only ribbon on it. Isa pa nga, gawain sa pagkatuto bilang anim, isulat sa ilalim ng mga titik ng awit na bawawaw ang sofa silaba ng mga nota. Gawing gabay ang mga halimbawa sa bilang isa hanggang apat. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, so ituloy yung guide natin, no? Yung ginamit nating guide kanina, kung saan mayroon tayo ditong limguhit. Yan, yung limang guhit. At mayroon tayong mga space o espasyo dito. Okay? Okay, yung do nasa ledger line, yung re nasa ilalim ng limguhit, unang limguhit, ang mi nasa unang limguhit, ang fa ay nasa space, sa unang space, ang so ay nasa ikalawang limguhit, at ang la ay nasa ikalawang space o espasyo. Okay, so meron ulit tayo dito na naka-capital na naman yung do. Dapat ito ay small. Ay, tanong na natin. Okay, itong mi. Alright, dito tayo sa number 5. Ayan, ito. Ito ang hahanapin natin. Okay, ayan. So, ano kaya ito? Dito sa ating chart, sa guide natin. So, meron tayong, nasan siya? Nasa unang limguhit. Ayan, ito. Nasa unang limguhit. So, ibig sabihin, ito ay, ayan, ito ay, kung ang sagot mo ay mi, tama. Okay, number 6. O, parehas lang sila. Ibig sabihin, okay. At ang number 7, ayan, din, ano? Ayan, pare-parehas kasi silang nasa unang limguhit. Okay, next number 9. Ito tayo ha. Nasa pangalawang limguhit. Ayan, nasan yun? Ito, tingnan na natin. Okay, ito ay, ayan, tingnan natin na 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan yung katapat. Medyo magulo sa mata eh. Kaya nilagyan ni teacher ng panibagong number. Okay, so sa 8, ito yung katapat niya. Okay. Ano yan? Nasa ikalawang limguhit. So, ito ay, kung ang sagot mo ay so, tama ka. Okay, next, number 9, parehas lang sila. Kaya, ibig sabihin, so din yan. Okay, at ang number 10, parehas lang din. So, ito namang number 11, makikita natin sa tapat na nasa ikalawang espasyo. Ano yung nasa ikalawang espasyo? Ano nakatapat doon? Ito ay, nila. Okay, for number 12, makikita natin na nasa ikalawang limguhit. Itong ikalawang limguhit. Ito ay so. Ayan. Kung so ang iyong sagot, great job. Okay, for number 13, nasa unang limguhit. Ano ba yung nasa unang limguhit? Ayan, kitang-kita. Ito ay mi. Sana'y nakakasabay kayo, kids, ha? Kung hindi, pwede nyo i-post or balikan ang ating video. For number 14, ayan, nasa ledger line uli siya. Ito ay ang do. Okay? Nakuha ba ang tamang sagot? Kung opo, mahusay. Awitin naman natin, ano? Ayan, aawitan naman si Teacher Eileen. Mapapasubok na naman ako dito. Okay, sabayin si Teacher. At syempre, pagpasensyahan ulit. Okay, ready? Bow, wow, wow. Whose dog art thou? Little Tommy Tucker's dog. Bow, wow, wow. Okay, sige, isa pa. Bow, wow, wow. Whose dog art thou? Little Tommy Tucker's dog. Bow, wow, wow. Okay, ngayon naman ay sabayan nyo si Teacher Eileen. Ready? Bow, wow, wow. Ready? Sing. Bow, wow, wow. Whose dog art thou? Little Tommy Tucker's dog. Bow, wow, wow. Alright, sana ay nakasunod kayo, kids, ha? Ayan, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang pito, awitin ng Twinkle Twinkle Little Star. Naku, kakata na naman si Teacher Eileen. Umingi ng tulong sa kasama sa bahay at awitin ito ng 3 beses o higit pa hanggang sa mahasa ang iyong tono. Gamit ang rubric sa ibaba, ipalagyan ng check sa iyong kasama sa bahay ang kolom na naaayon sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit. Ayan, kakanta na naman tayo, kids, ano? Ayan, sana lang, ano, si teacher biniyayaan ng magandang boses. Pero sige, laban lang tayo. Okay, ready? Let us sing, ha? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder
what you are. Okay, so ulit-ulitin lang hanggang sa mahasa ang iyong tono. Okay? Ayan, narito ang pamantayan. Nasunod ang wastong ritmo sa pag-awit. Mahusay ba? Okay, so sagutan na natin kung ito ay mahusay. Naipakita mo ba ang kasiyahan sa pag-awit? Nakita niyo naman si teacher, no? Kahit nahihirapan sa pag-awit, laban lang tayo. Ayan, kaya lalagay ko ito sa mahusay ko itong naawit. Gawain sa pagkatuto bilang walo, awitin ang Mary Had a Little Lamb. Kakanta na naman tayo. Gamit ang titik nito. Awitin naman gamit ang sofa silaba nito. Humingi ng tulong sa kasama sa bahay. Gamit uli ang rubric, palagyan ng check sa ibaba sa kasama sa bahay. Ayan, kung ito ay kung ano ang kakayahan mo sa iyong pag-awit. Ayan, kids, kakanta ulit tayo, no? Makikita natin, meron na itong sofa silaba. Mary had a little lamb, ready, sing. Mary had a little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Mary had a little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Ayan, so nakaawit ba tayo? Okay, so sa sofa silaba ito ay mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, so, so. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, so, so. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. Yan, so pamantayan natin, naawit ng wastong tono ang ulwarang panghimig na mi, re, do. Okay, mahusay ba? Okay, lagyan na natin ang check ang mahusay kung ito'y naawit ng mahusay. Naipadama ba ang damdamin ng awit? Ayan, so napakita natin dito no, kung gaano kamahal nung lamb si Mary. At kung gaano rin kamahal ni Mary yung kanyang little lamb. Okay, kung mahusay, lagyan ng check ang mahusay. Ayan, kids, binabati ko kayo dahil natapos nyo na ang ikalawang linggo sa ikalawang markahan ng ating aralin. Muli ako si Teacher Aileen. Sana ay marami kayo natutuhan kahit medyo nahirapan si Teacher Aileen sa pagkanta no, dito sa music. Ayan, laban lang tayo mga anak. Pag-aralan natin mabuti yan upang ating maunawaan. Okay? Ako si Teacher Aileen na palagi nagsasabing mag-aral mabuti dahil yan ang susi sa iyong tagumpay. Huwag kalilimutang i-share ang video natin. Paalam! Keep safe everyone!